15 mga vintage soft drinks na tumatak sa puso ng mga Pilipino sa mga nagdaang henerasyon. Noong dekada 50, 70 at 90 o nakaraang mga dekada may mga inumin tulad ng soda na tinang kilat ng mga Pilipino noon. Kung ikaw na uuuhaw at gusto mo uminom ng malamig na inumin, pumunta sa iyong pinakamalapit na sari-sari store at kunin ang 5 o 10 centavo na bote ng iyong paboritong soft drink. Mayroong soda kung nais mo ng isang orange soda, beerless kung ito ay choco milk na gusto mo, o para sa isang malutong, malalim na sipa high spot. Ang mga brand na ito ng soft drink na inumin, sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon na tigil ang produksyon at hindi na magagamit o maibibinta ito sa merkado, ngunit sa magagandang panahon na mga iyon, tanging mga alaala ng panahon, na-refresh nila ang isang henerasyon ng mga kabataan sa anumang panahon. Bago tayo magsimula sa number 1 sa listahan ng vintage na inumin sa Pilipinas noon, ay ipapaliwanag ko muna sa inyo kung paano nagsimula ang paggawa at pagtuklas ng soft drinks. Kasaysayan ng mga vintage soft drinks. Masasabi mo nga ang unang vintage soft drinks ay ang carbonated na tubig mula sa natural na mineral spring. Pagsapit ng 13th century, ang mga inumin ng soft drink ay nagdaragdag ng iba't ibang mga flavor ng halaman at prutas upang bigyan sila ng lasa. Ang pagmemerkado ng mga soft drinks noong panahong iyon ay isang hindi carbonated na halo ng lemon at tubig, ay nagsimula noong 1600, at noong 1676 ang Compagnie de Limonadiers ay nabuo sa Paris at binigyan ng isang monopolyo para sa pagbebenta ng mga produkto. Ang mas modernong malambot na inumin ay dumating kalaunan sa panahong ito pagkatapos ng mga pagtatangka na kopyahin ang mahusay na kalidad ng mga inumin. Iba't ibang mga pag-aaral sa gas at carbonation kalaunan ang clerigo ng Ingles at siyentista na si Joseph Priestley ay nagpakilala kung paano makakatulong ang isang pump na makapagpabunga ng tubig sa nakapirming hangin. Kaya, ang pag-imbento ng tubig na soda. Mula doon, ang kasaysayan ng mga soft drinks at soda ay lumago upang maging inumin na hindi natin mabubuhay nang wala ngayon. Ang tagumpay ng industriya ng soft drinks ay lumikha ng higit pa at higit pang mga lasa at pagkakaiba-iba, mula sa malinaw, zero-calorie Coke hanggang sa mga homemade cream soda. Narito ang mga iilang mga vintage na inumin na tinagkilat ng isang henerasyon ng mga Pilipino. Number 1. Avenue Beverage. Ang mga inumin na Avenue ay gawa noong 1950s ng Avenue Aerated Water Co. sa Grace Park, Caloocan. Ang 1956 print ad na ito ay naglilista ng 6 na masarap na lasa ng Avenue. Ang mga sumusunod na flavor ay Red Berry, Orange, Sarsaparilla, Cream Soda, at Pineapple. Ang brand na ito ng soft drink na inumin ay ibinebenta sa halagang 10 centavos bawat bote at nanatiling na ibibinta sa merkado hanggang sa dekada 60. Number 2. Apple Cider. Unang ipinakilala sa Pilipinas noong 1969, ang Apple Cider ay unang binotelya ng Oceanic Beverages noong 1965. Ang mga bote ng Pilipinas ay may marka na nagpapakita na ang produktong ito ng soft drink na inumin ay binotelya ng Apple Cider Corporation, nakabase sa Parañaque, Rizal sa ilalim ng autoridad ng Costco International Corp. ng Chicago, Illinois. Ang natatanging carbonated apple flavored na inumin ay naging tanyag noong dekada 1970, tulad ng OO Cola, ay inilunsad pagkatapos, mula sa parehong kumpanya. Ang apple cider ngayon ay pag-aari ng Taiwanese at magagamit pa rin sa mga bahagi ng Asia bilang isang delata na inumin. Number 3. Beerless. Pinangunahan ng masustansya, isterilisadong chocolate milk na gawa sa 100%, hindi pa solids, ang Beerly ay isa pang inumin na nasa kalagitnaan ng dekada 50 na napakapopular sa mga Pilipino. Ginawa itong magamit sa pamamagitan ng Beerless California Orange Limited na may mga tanggapan sa Maynila at Cebu. Bukod sa tsokolate, ang Beerless ay mayroong mga lasa ng orange, grape, at pinid, lahat ay hindi carbonated. Ang Beerless ay orihinal na ginawa noong 1930, simula sa inuming orange na soda, isang pasteurized na inuming prutas na ginawa mula sa pinaghalong mga fruit juice. Ang mga vintage na inuming ito ay hindi na magagamit o naibibinta sa merkado sa Pilipinas, ngunit ginagawa pa rin sa Thailand at Japan. Number 4. Cliqua Club. Ang Cliqua Club ay unang ginawa noong 1881 sa Massachusetts bilang isang sparkling cider ng Lefroy Fruit Farm. Pinangalanan itong Cliqua pagkatapos ng French Champagne at Bouc Cliqua.
Matapos mabuo ang kumpanya ng The Cliquot, ang cider ng Mansanas ay bumaba, pabor sa isang bagong inumin ang Cliquot Club Ginger Ale. Ang iba pang mga lasa ay may kasamang cream soda, strawberry, orange, root beer, lemon at lime, at grape. Ang mascot na Eskimo Boy na ito ay naging isa sa mga kilalang karakter ng brand sa Estados Unidos. Ang vintage soda na ito ay ipinamahagi sa buong mundo noong 1950s na humantong sa paglulunsad nito sa Pilipinas. Rafael Yobot tayo'y mag-aliw programa sa radyo na ipinalabas sa DZRH, isinulong ang produkto sa isang segment na tinawag na Cliquots Tayo'y Uminom Program. Ang Cliquot Club ay nawala noong unang bahagi ng 1960, ang kumpanya ay kalaunan ay binili ng Cott Beverage Corporations ng Connecticut noong 1969. Number 5. Goody Root Beer. Ang Goody Root Beer ay ginawa ng Goody Company Minneapolis na nakabase sa Estados Unidos. Ang Halili Enterprises sa Balintawak ay nakakuha ng lisensya na bote ang paboritong soda ng Antigo na ito, at ipinamahagi ito ng Mission Beverages sa Pilipinas. Ipinapangako ng ad na Goody 1,960 na ito na bibigyan ang mga umiinom ng buong pakiramdam na nagre-refresh. Number 6. Green Spot. Ang tatak ng soft drink na vintage na Green Spot ay itinatag noong 1934 na may misyon na makagawa ng isang kalidad na concentrate ng inumin ng fruit juice gamit lamang ang mga pinakasariwang sangkap. Ang unang produkto ay ang natatanging masarap na Orange Aid, kasunod sa tagumpay ng Orange Aid, hindi nagtagal ay ipinakilala ang mga karagdagang bagong lasa o flavors tulad ng Grapefruit Punch at Lemonade. Number 7. Canada Dry High Spot. Ang Canada Dry Beverages na itinatag noong 1923 ng PD. Si Sailor at Associates ay nakarating sa bansa noong 1950s nang ang Canada Dry Bottling Corporation ng Pilipinas ay itinayo sa Parañaque, Rizal, sa pamamagitan ng autoridad ng Canada International Corporation. New York, USA. Isa sa mga maigsing soft drink nito na inilunsad dito ay ang High Spot Lemon Soda, isang bubbly, sparkling lemony soft drink na ipinakilala noong 1965. Ang High Spot ay natakpan ng mas tanyag na mga produkto ng Canada Dry tulad ng uva, true fruit orange, cola champagne, kaya't hindi na ipinagpatuloy ang produksyon. Number 8. Ideal Beverage. Ang Ideal Soft Drinks ay isang lokal na tatak ng soda na ginawa ng Ideal Aerated Water Company, na matatagpuan sa Paco, Maynila, at may mga iba't ibang mga lasa o flavors tulad ng sarsaparilla, strawberry, at cream soda. Number 9. Kiss. Ang Orange Kiss ay unang ginawa noong 1929 ng Citrus Products Corporation ng Chicago na itinatag noong 1919 na gumawa din ng Stone Mountain Ginger Ale at Bluebird Grape. Ngunit ito ang Kiss na naging namumunang produkto nito at hindi nagtagal ay ipinamahagi sa buong mundo. Isa sa mga hindi malilimutang antigo ng soda sa Pilipinas, ang Kiss Soft Drinks ay ginawang lokal na magamit ng ang Olivenza Soft Drinks Factory ng Mira Mira Hermanos Incorporation na nakabase sa Makati, binigyan ng autorisadong lisensya mula sa Citrus Products Corporation, Chicago, Illinois. Number 10. Quina Beer. Ang isa pang antigo na inuming botelya ng Olivenza Soft Drinks Factory ay ang Quina Beer, na tulad ng root beer, ngunit may panlasa na nagmula sa natural na lasa ng prutas at quinine. Ginagamit ang quinine sa panlasa o pang-flavor ng mga inumin tulad ng mapait na lemon at tonic na tubig. Number 11. Oso Beverage. Ang independenteng kumpanya ng soft drink na inumin mula sa Chicago ay nagbigay ng inumin sa buong mundo noong 1946 na may isang nakawiwiling pangalan, Oso. Ito ay talagang nagsimula sa kanyang Oso grape flavor at maraming mga fruity flavors ang naidagdag sa paglaon. Ang benta ay lumawak, ang distribution ng Oso ay nais ng internasyonal na merkado. Noong 1950s Philippines, binotelya ito ng M. De Lara Corporation Incorporating. Ang Oso ay nasisiyahan sa mga isla na totoo sa slogan nito, natagpuan itong Oso Good at Oso Masarap. Number 12. Royal Lemon-O-Lime. Ang Sparkling Lemon and Lime Citrus Soda ay ginawa ng Royal Line ng soft drinks na inilagay ng San Miguel Brewery noong 1922. Ang nangungunang produkto nito ay ang Royal True Orange, isang lasa na nasa paligid pa rin. Ang isang totoong antigo na inumin ay ang Royal Lemon-O-Lime na inilunsad noong 1969 at ng pitong up na may isang citrus.
Bahagi ito ng isang linya ng mga malamig na inumin, lemony na inumin na kasama ang Royal Lemon, Royal Soda, at Tonic. Ang Royal Lemon o Lime ay may mahusay na pagsisimula sa merkado, at naibibinta ito sa merkado hanggang sa buong dekada, 1970. Number 13. Santa. Isa sa mga pinakatanyag na gumagawa ng mga tatak ng soda sa Pilipinas ay ang Manila Aerated Water Factory, na itinatag noong 1980 ni Wong Ning, isang immigrant sa Guangdong. Matapos ang kanyang paglisan noong World War II, ang kanyang panganay na anak, si Henry Gao Hong Wong, ay itinayong muli ang negosyo at pinalitan ito ng pangalan bilang Cosmos Bottling Corp. noong 1945. Ang pangunahing produkto nito ay isang may lasa na inumin na tinatawag na Cosmos Sarsaparilla. Noong 1972, gumawa ito ng isang orange soda na tinatawag na Santa, na nasisiyahan sa ilang mga sumusunod. Ang vintage soft na inumin na ito ay labis na naalala hanggang sa pagkadulas ng negosyo sa paglisan ni Henry Wong. Nakuha ng RFM ang kumpanya noong 1989. Number 14. Trueade. Ang soft drink na Trueade Orange ay binuo noong 1938 ni Lizzie Ward sa Los Angeles, California, at ang tatak ay na-trademark makalipas ang isang taon. Original na nilikha ito mula sa concentrate ng orange juice na nangangailangan ng pasteurization. Ang brand na ito ng vintage soda ay pinakapopular sa US East Coast. Ang isang lokal na kumpanya ay kumuha ng lisensya upang botelya ang produkto Trueade Philippine Island Incorporation, na gumawa ng 7-ounce at orange soda. Number 15. Uba. Ang Canada Dry na bote ay itinampok lahat ng mapa ng Canada sa isang kalasag, na itinakip ng isang corona, na tumutukoy sa appointment ng inumin sa Viceregal Sambahayan ng Gobernador General ng Canada noong 1907. Nang makipagsapalaran ito sa paggawa ng soft drink, isang bote lamang ang ginamit para sa mga inumin nito. Ang uba, isang malambot na inuming may ubas, ay inilunsad noong 1960, at napatunayan na ito ang pinakamatagumpay na tatak ng fruit soda para sa kumpanya. Dahil nanood ka hanggang sa huli ng ating video, may pabunos akong kaalaman para sa'yo. Aking mahal na taga-subaybay at taga-suporta. Ilang dekada na ang nakalilipas. Sa taong 1992, ang isang marketing stunt ng isang kumpanya ay nangako sa mga umiinom ng soda sa Pilipinas, ay may chance kang manalo ng 1,000,000 piso, na naka-specificong code na naka-imprinta sa ilalim ng corona o tansa ng mga bawat bote ng soda. Ngunit ang isang pagkakamali sa isang bote ng corona ay humantong sa 600,000 mga nanalo. At humantong sa kaliwat ka ng mga reklamo. At pagkagulo dahil sa napakaraming nanalo ng 1,000,000 piso. Dahil lamang sa kasumpa-sumpa na numerong 349 na naka-imprenta sa mga corona ng Pepsi. Kung nagutuhan ninyo po ang aking video, hinihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan po ng pag-subscribe sa ating munting channel at pakipindot na rin po ang notification bell para maabisuhan po kayo ng maaga sa aking mga bagong ina-upload na mga videos. Maraming salamat po.